Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-pips. Welcome to Nens TV. At kapag ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, maraming salamat sa pagbisita. Kapag gusto mo ng topic tungkol sa pag-aalaga ng mga pugo, panoorin mo ito, tapusin mo ito, huwag kang mag-skip at sana ay marami kang matutunan dito. At sa mga nanonood pala sa mga videos ko at nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay maging successful ka sa pag-aalaga ng mga pugo. So ngayon, ang topic na naman natin is, ano-ano nga ba ang dapat nating bantayan at iwasan kapag tayo ay pumasok sa pag-aalaga ng mga pugo. So stay put ka lang dyan at simulan na natin ito. Let's go! So una, mga ka-pips, disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa pag-aalaga ng mga pugo. Ang sa akin lang is, it is based of my experience sa pag-aalaga at pagninegosyo ko ng mga pugo. Tapusin mo ito at sana ay hindi ka din magka-experience ng ganito katulad ng na-experience ko noon. Kapag tayo ay nagpaplanong pumasok sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo, una nating dapat i-consider na bantayan is sa pagpaplano ng lugar kung saan natin ilalagay yung mga pugo natin. So, kinakailangan na bantayan natin na kung saan natin ito ilalagay, secure ba sila, hindi ba sila mapasok ng daga, mga ahas, pusa, aso, o ano pang insekto o hayop na pwedeng ikamatay sa kanila. So, kinakailangan yung lugar na lalagyan natin sa ating mga pugo ay dapat na secure po sila. So, yan po ang number one na consider natin. Maging secure po yung ating mga pugo. So, ang pangalawa nating i-consider naman, mga ka-pips, ay ang paggawa ng kulungan nila. So, kinakailangan nating bantayan sa paggawa ng kulungan. Dapat talaga nakaslanting yung sahig nila. So, bakit nakaslanting po yung sahig ng kulungan ng ating mga pugo? Para po hindi na natin kukunin yung mga itlog sa loob. So, kusa na silang malabas patungo sa harapan natin kasi nakaslanting na po yung sahig. At sinisipa-sipa nila ito kaya pupunta sa harapan. Kapag gusto ninyo ng guide and tips sa paano ba magawa ng kulungan ng pugo, panoorin mo lang yung previous videos ko dyan. Meron akong guide and tips sa paggawa ng kulungan nila. So, sana ay makatulong din yan sa inyo. So, ang susunod din natin bantayan sa paggawa ng kulungan, mga ka-pips, kinakailangan na maiwasan po natin na hindi po masyadong mataas yung kulungan nila mula sa ibabaw at sa sahig ng mga pugo. So, kinakailangan na nasa 7 to 8 inches lang po ang taas nila. So, bakit po kinakailangan na hindi po masyadong mataas ang kulungan nila? So, ganito po kasi yon. So, kapag mataas po yung kulungan ng ating mga pugo, meron pong posibilidad na palagi silang lumilipad-lipad. Naglalaro sila. So, yan po ang one cause kung bakit nasa-stress po yung mga pugo natin kapag oras na ng kanilang pangingitlog. So, yan po ang dapat nating bantayan at maiwasan. Kaya, kinakailangan na nasa 7 to 8 inches lang po ang taas nila para po hindi sila makalipad-lipad. At maiwasan natin na palagi silang may stress. So, sa pangatlo na naman tayo, mga ka-pips, sa tubig at pagkain naman tayo. So, kinakailangan na bago pa lang sila dumating dyan sa ating bahay, so kinakailangan na nakaready na yung pagkain dyan sa kanilang kulungan. Then, sa likod is yung tubig na hinahaluan mo ng pang-anti-stress. So, bakit po binibigyan natin ng pang-anti-stress? Kasi po, nasa-stress po yung mga pugo natin galing sa biyahe, lalo-lalo na po kapag malalayo yung inorderan mo ng mga pugo. So, napaka-importante talaga na painumin natin sila ng pang-anti-stress pagdating pa lamang nila galing sa kanilang biyahe. Kasi dyan po sila kumukuha ng lakas para po mabalik ang kanilang resistensya galing sa kanilang biyahe at para maiwasan natin na maraming mamamatay kasi kapag hindi mo talaga sila pinapainom niyan, so mag-expect ka na humihina sila at yan po ang one cause kung bakit maraming mamamatay sa iyong mga pugo. So yan po ang dapat nating bantayan at iwasan. So sa pang-apat na naman tayo, mga ka-pips. So ito din ang bantayan ninyo at hindi pwedeng kalimutan.
Pagdating pa lamang ng iyong pugo na in-order, dapat na nakaandar na po yung radyo natin para po ay masanay sila sa maiingay. So kapag nakabili ka ng day old, kinakailangan na masasanay sila sa maiingay, or nakabili ka ng 25 days old, masanay sila hanggang sila ay palagi nang nangingitlog. Para po makatulong din yan sa kanila na hindi sila agad-agad na nabubulabog o nasa stress kapag maraming tunog ng aso, tunog ng sasakyan, or ano-ano mang mga tunog na pwedeng makabulabog sa kanila sa oras ng kanilang pangingitlog. So sa panglima naman mga kapips, so ito ay para sa mga first timer pa lamang sa pagpasok sa pagpupugo. Always ko talagang advice na kapag bumili kayo ng mga pugo, magsimula kayong bumili ng 25 days old na. Bakit po 25 days old na po yung i-recommend ko? Kasi po hindi na po sila risky alagaan, kasi malalaki na po sila at ready na po silang mangitlog. So 25 days old up to 40 to 45 days old, nagsisimula na silang mangitlog niyan. So hindi ka na masistress sa pagbabantay talaga sa kanila. Unlike sa day old pa lang na maliliit pa lamang sila, so kinakailangan na bantayan mo talaga ito para po maiwasan natin na maraming mamamatay sa kanila. So sa pang-anim na naman mga kapips, so kapag ikaw ay nagpaplanong magsimula talaga sa day old ng mga pugo, advice ko lang is gumamit po kayo ng 100 watts na ilaw. So huwag po kayong gumamit ng LCD din, kasi ang kinakailangan po ng ating mga pugo niyan kapag sila ay day old pa lamang is yung init ng ilaw. So kinakailangan na 100 watts po para hindi po sila magdikit-dikit, kasi yan po ang na-experience ko din nung una. So hindi ko pa masyadong nalaman yan. So ang nabili ko pong ilaw is yung 25 or 50 yata watts yon. So marami talagang namamatay dun sa aking nabiling the old na pugo. So yan po ang dapat nating iwasan. Hindi kayo matulad sa akin na maraming namamatay na mga pugo, kasi kulang ang init. So makikita ninyo yung mga pugo, pagmasdan ninyo, kapag bumili kayo ng 50 watts lang or 25 watts, kapag nagdikit-dikit sila, so ibig sabihin yan, nagiginawan talaga sila. So kinakailangan na magdagdag ka ng ilaw or palitan mo sila ng 100 watts. So kapag hindi na po sila nagdikit-dikit, so ibig sabihin na nainitan sila. So tama po yung init na binibigay mo sa kanila. So importante talaga yan. So then huwag kalimutan yung palaging painumin ng pang-anti-stress araw-araw. So sa pangpito, marami pong nagtatanong dito sa akin kung magkano nga ba ang kinakailangan nating mga pugo para po tayo ay magsimulang mag-alaga nito. So para sa akin, pwedeng-pwede naman kung ilan po yung pieces or quantity na simulan mo. Nakadepende din yan sa inyong budget. Ang recommend ko lang sa inyo is, lalong-lalo na po sa mga first-timer pa lamang sa pagpupugo, ang recommend ko lang is magsimula muna kayo sa maliit. Huwag tayong padalos-dalos sa pagbili ng maramihan. Kasi kinakailangan po, kapag pumasok po tayo sa pagpupugo, kailangan na pag-aralan muna natin ito, paano ba sila alagaan. So kapag alam mo na ang pasikot-sikot sa pag-aalaga sa kanila, so diyan po pwede na tayong magsimulang mag-expand at magparami ng ating mga pugo. So always recommend ko talaga na magsimula muna kayo sa maliit, like 100 to 200 heads muna. So pag-aralan mo ito. So para po kapag hindi tayo nagsasucess sa pag-aalaga ng mga pugo, hindi po malaki ang ating pagkalugi. Kasi po maliit pa lamang ang ating inumpisahan. Kaya kapag nagsimula ka sa maramihan at hindi mo pa gaano alam kung paano sila alagaan, so expect mo talaga na malaki po yung malulugi natin, malalaki yung magagastos natin. So yan po ang dapat nating iwasan, na kinakailangan na huwag tayong magpadalos-dalos sa pagbili ng marami sa pag-alaga ng pugo. So pangwalo, kinakailangan na maiwasan po natin na ma-stress po ang ating mga pugo. So katulad ko nung una kong pagpasok sa pag-alaga ng mga pugo, ma-excite ka talaga sa kanila. Palagi ko po silang binibisita, tinitingnan. Kasi
nakakawala sila ng stress, lalong-lalo na po kapag galing ka sa iyong trabaho. So, excited ako kahit nasa trabaho pa ako, excited na akong umuwi para tingnan sila, kamusta na kaya sila. Lalong-lalo na po kapag nagsimula na po silang mangitlog. So, very excited ka talaga na tingnan sila, monitor mo kung magkano na ang itlog nila araw-araw, magkano nang nadagdag kada araw. So, hindi ko pa yun alam na bawal pa talaga yun. So, kinakailangan talaga na hindi tayo palaging bumibisita sa kanila. Kasi po, yan po ang one cause kung bakit nasa-stress po yung ating mga pugo. So, yan po ang dapat nating ma-minimize yung palaging pagbisita sa kanila. So, sa pangsyam na naman tayo. So, kapag bumili po tayo ng mga pugo, kinakailangan na babae po lahat ang mabili natin kapag tayo ay nagpaplanong magnegosyo ng mga itlog nito. So, bakit po babae? Hindi na ba tayo nangangailangan ng mga lalaking pugo? Kapag ikaw ay nagpaplanong mag-breed, pwedeng-pwedeng bumili ka ng lalaki at babae para masanay sila, pwede mong i-incubate yung itlog nila at papisain para po ay magparami ng mga sisiw. So kapag ikaw ay bumili lang ng mga pugo para po magbenta ng mga itlog, hindi ka magbe-breed, so kinakailangan na babae lahat yung mabili mo. So paano ba natin malalaman yung babae at lalaki? Katulad po nito, yung mga lalaki, plain po yung sa dibdib at medyo pula-pula po. So yan po ang bantayan natin. At yung sa babae naman is malami pong itim-itim or pintik-pintik or dots or spots sa kanilang dibdib. So yan po ang babae ng mga pugo. So mas maganda na makabili kayo ng 25 days old na kasi mas madali po itong matrace natin kung meron bang lalaki o babae. So ganyan lang po. Kasi kapag nagpaplano ka lang magnegosyo ng itlog nito, hindi na natin kinakailangan yung mga lalaki. Kasi hindi po nangingitlog talaga yung mga lalaking mga pugo. So, palagi lang yang kumakain. So, kapag marami po yung mabili mong mga lalaking pugo, magtataka ka kung bakit ilang buwan na bakit po maliit lang po ang naitlog ng ating mga pugo. Maliit lang yung egg production nila. So, dapat malaman natin ito. Dapat natin maiwasan na makabili ng maraming mga lalaki. Kasi feeds lang talaga ang nagpapaitlog ng marami sa ating mga pugo. So yan po ang dapat nating bantayan at iwasan. So sa pang-sampu na naman tayo, so sa pagbigay ng vitamins at pang-anti-stress ng ating mga pugo. So binibigyan din natin ng vitamins yung ating mga pugo. Prevention din yan sa mga sakit-sakit. At kinakailangan na painumin natin sila kahit 3 times a week. So para lang pang-prevention nila. Then kapag nag-straight pong palaging umuulan, lalong-lalo na po ngayon, so kinakailangan na bigyan natin sila ng vitamins every day. At haluan din natin ito ng pang-anti-stress. So, ang ginagamit ko pong vitamins is pinapainom po sila ng acid pack. So, nabibili yan sa Unifeeds. So, yung ginagamit kong pang-anti-stress is multilite lang po. So, yan po. So, dapat na meron tayong vitamins na pinapainom sa kanila para po maging malakas po at maiwasan nating nagkakasikit ang ating mga pugo. Para po ma-maintain nila yung pagbigay ng maganda at mataas na egg production. So, sa panglabing isa na naman tayo mga kapips. So, sa tubig at pagkain na naman tayo. So, balik tayo sa tubig at pagkain. So, dapat po sa pagpakain at pagpainom ng mga tubig, So, dapat po sa pagpakain at pagpainom ng tubig nila, kinakailangan na hindi talaga maubusan ng pagkain at tubig po yung ating mga pugo. Bakit? Diyan din po nagbe-base ang kanilang egg production at magandang egg quality. Kasi tubig po at feeds ang nagbe-build ng itlog nila. So, kinakailangan na maiwasan natin na maubusan sila ng pagkain. Kasi yan din po ang isang cause kung bakit po nag-aaway yung mga pugo natin. So makikita natin minsan yung balahibo ng ating mga pugo ay nalalaglag na. So nauupaw na sila. Wala nang balahibo sa lang likod dahil nag-aaway sila kapag naubusan ng tubig at pagkain. So yan po ang dapat nating bantayan at iwasan. Kinakailangan na sa paggabi din
hindi talaga natin makalimutan yung ilaw. Dapat nakikita nila yung feeds at yung tubig kasi minuminuto talaga silang kumakain at umiinom. Kapag nakalimutan ninyong i-on yung ilaw nila sa gabi, mag-expect talaga tayo na bababa po talaga yung egg production nila. At makikita din natin yung minsan manipis yung itlog nila kaya madaling mabasag at meron ding times na nangingitlog sila kahit wala pang shell. So yan po ang dapat nating maiwasan sa mga itlog nila. So sa pang 12 na naman tayo mga kapips. So sa itlog ng mga pugo na naman tayo. So sa pag-harvest ng mga itlog ng pugo, kinakailangan na i-separate po natin yung nababasag at yung hindi nababasag. Kapag meron pong nababasa na itlog, so kailangan trapuhan po natin o kinakailangan na linisan natin ito ng basahan para hindi po siya mag-molds at i-separate natin yung nababasag para po hindi po siya makalaganap sa iba at makadikit. Kasi yan po ang one cause kung bakit nababaho yung ibang mga itlog dahil po sa mga nababasag at hindi natatrapuhan. So kailangan na ingatan din natin kapag tayo ay nag-harvest at naglagay ng mga itlog sa tray. Kasi na-experience ko din yan, may nalalaglag na mga itlog ng pugo. Paglagay ko sa tray, then pagbagsak, nabasag po iyon. So lumaganap talaga sa mga ibang itlog. So kinuha ko na naman yung ibang itlog. So i-transfer ko sa another tray para po linisan ito. Kasi dapat po nating maiwasan na nababaho ito kasi binibinta natin iyan sa ating mga suki para po maiwasan natin na hindi tayo makapagbigay ng mabaho na mga itlog sa ating mga customers. So kinakailangan na i-maintain po natin yung magandang serbisyo sa ating mga customers. So yan lang po mga kapips. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video. Salamat sa panonood. Salamat na tinapos mo itong video to. Sana po ay maging successful ka din sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo. At sana ay huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa channel ko. At huwag kalimutan ding i-click yung notification bell dyan sa ibaba para ma-update kita kapag meron akong bagong videos na i-upload. So hanggang sa susunod na pagkikita mga kapips.